Hi there! Welcome to My Tutu with Teacher Bri. Hi, folks! Ay, papasok. Kasi nakapag ang tawag natin. Ang number naman sa baba. Harry Potter. Yan. Papi. Merong naalala. Lala kasi iba't ibang uri ng number. So, hello everyone. Welcome to my next video. In this video, we will be having our second example in making a tree diagram. So, kagaya ng sinabi ko nung nakaraang video, kailangan natin ng practical knowledge on real-life things na included sa mga statistical experiments. Ngayon, itong part na to ng aking video ay medyo mas pinahabang tree diagram. So, the statistical experiment that we're going to deal with right now is, suppose you roll a die 2 times, show the possible outcomes using a tree diagram. Siyempre, kapag naglaro tayo, nag-roll tayo ng die, usually, alam natin na merong 6 na possible outcomes. Diba? Yung mga dots doon sa may die. So, it could be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Then, we are going to roll it twice or 2 times. So, ibig sabihin, kailangan natin ng tree diagram in order to solve this. So, meron tayong column for the first roll, meron tayong column for the second roll, and then we identify all the outcomes. Sa first roll natin, alam natin, no, that there would always be 6 possible outcomes on the first roll. So, ngayon, ang aalamin natin ay yung second roll. Sa second roll natin, halimbawa sa first roll, ang nakuha natin ay 1. Of course, pag ni-roll ulit natin yung die, possible na lumabas si 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ulit. Okay, kagaya nung ginawa natin sa coin. Okay, but this time, 6 sila. 6 kasi yung possible outcomes natin. This goes for the second one. For the second one, first toss natin 2, ang lumabas, tapos sa second toss natin, it could be 1 to 6. No? And it goes on to the next 6 examples or 6 outcomes na pwede nating lumabas. So, lahat sila, possible na magkaroon ng 1 to 6 outcomes. Kasi yun yung phases ng die natin. Ngayon, in enumerating all the outcomes, simple lang. Pagsasamahin lang natin, first toss mo 1, second toss mo 1. Therefore, ang iyong outcome ay 1-1. Okay, ganun din sa mga susunod pa. So, we have 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, and 1-6. This goes for the next examples. So, we have these things and simple lang. Okay? So, napakasimple lang ng ginagawa natin. So, we have all the outcomes now and we can now identify that we have 36 sample spaces in this experiment. And all of the outcomes are called random variable. So, mahaba lang minsan ang paggawa ng tree diagram pero hindi siya mahirap. So, I hope na master na natin kung paano gumawa ng isang tree diagram. In the next video, papakita na natin kung paano naman kunin ang probability ng isang random variable. So, see you there!